What's up mga kadaro, welcome back sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa aking Dower Dower trip. At ngayong araw, samahan niyo ako, mag-honest review tayo para sa aking top 10 best restaurants dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At syempre itong mga restaurants na to, nakainan na po namin at natikman na natin ang tinatawag nilang best seller nila. Kaya kayo mga kadaro, meron ba kayong top 10 na listahan dyan sa inyong mga bahay? Kaya samahan niyo ako mga kadaver. At syempre meron tayong tinatawag na criterias and kung paano ko po ginudge yung aking top 10 restaurants. Kaya at ang aking number 1 ay cleanliness. Kaya yung cleanliness, importante po yung cleanliness para swak na healthy po yung ating sinaserve na pagkain. At ang number 2 naman ang food preparation. Ayan, kung pag-serve nyo sa inyong customer, pagtingin para ng customer kung mapapasarap na ba kayo sa kanilang sineserve or mapapaiw kayo. Ayan. At ang number 3 naman, importante ang lasa ng pagkain. Ayan, isa yan sa mga dahilan kung bakit bumabalik yung ating customer sa ating restaurant. Kung masarap ba siya, masarap na masarap ba siya at worth ba siyang i-share. Ayan, para maging word of the mouth yung ang inyong pagkain. At yung last po, yung attitude at services ng inyong mga staff para sa inyong mga customer. Kaya isa din yan sa mga reasons kung bakit bumabalik yung ating mga customers. Kasi maganda yung servisyo na binibigay natin sa ating mga kabayan. And ready na ba kayo mga kadawer? Ito ang aking number 10. At ang aking number 10 ay ang Aling Inasal. Ayan, bakit nga ba napili ko silang number 10? And para sa akin, yung kanilang chicken inasal, masarap naman siya. Masarap naman siya, wala akong masabi. Pero ang liit-liit, ang payat-payat ng chicken nila, parang hindi pinulga. Ayan, parang hindi worth it yung binayad mo sa kinain mo. At syempre, pagdating naman sa cleanliness, parang hindi siya gaanong malinis nung kumain kami nung araw na yun. Ang lagkit-lagkit ng mesa, parang walang nagliligpit. At nagsariling sikap na lang po kami, nagpunas na lang po kami ng tissue. At pagdating naman sa kanilang staff and crew, okay naman, mabait naman sila. Medyo welcoming naman, pero kailangan pa rin ng medyong konting improvement pa. At ang aking number 9 naman ay ang La Paz Bat Choy. Ayan. Sino nga bang hindi nakakakilala sa La Paz Bat Choy? Ayan, matagal na to sa Riyadh. Nag-iisang Bat Choy restaurants dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At perfect na perfect ang kanilang Bat Choy para sa taglamig na to. At kung sasamahan nyo pa ng kanilang chicken barbecue, swak na swak, mag-e-enjoy ang inyong mga kaibigan at barkada. At ang aking number 8 naman ang Peak Restaurant. Ayan, ang Peak Restaurant, isa to sa mga matagal na restaurant na dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At meron silang combo meal na napakamura. Pero ang pinakagusto ko sa kanila, yung kanilang okoy at ang kanilang chicken barbecue, napakasarap. At kung samahan nyo pa ng kanilang timplang suka, swak na swak, sulit na sulit ang ang in-order nyo sa kanila. Pagdating naman sa cleanliness, wala akong masabi, napakalinis ng kanilang restaurant. At sa staff and crew naman, mabait naman sila, pero kailangan medyo mag-relax ng konti. Masyadong seryoso pag namimili kayo. Anong order mo? Ilan? Take out ba ito? Ganun. Dapat samahan natin ng konting smile para naman yung customer natin masiyahan. Malay mo, yung customer hindi rin, wala rin sa mood at wala rin baka magkasalubong tayo. At ang aking number 7 ang Pasalubong Restaurant. And isa din to sa mga sikat na restaurant at kainan dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At sikat na sikat sila sa kanilang value meal. Ayan, okay naman ang kanilang value meal. Hindi lang ako masyado nasarapan sa kanilang pagkain or siguro maling order lang yung aking pinili. Pero pagdating naman sa cleanliness nila at sa crew and staff, mabait po sila. Napaka makabayan nila. Umingiti po sila pag nagsiservisyo sa ating mga kababayan. At ang aking number 6 naman ang Blue Ribbon Restaurant. Ayan, ang gusto ko sa Blue Ribbon Restaurant nila ang kanilang savory chicken. I'm sure natikman nyo na ito yung kanilang savory chicken. At pag sinamahan mo pa ito ng noodles at pandesal, swak na swak, sulit na sulit ang pagbisita nyo sa kanila. At pagdating naman sa cleanliness, wala akong masabi, malinis po ang kanilang restaurant. At service staff and crew, wala din po akong masabi, okay na okay po sila. At ang number 5 ko, ang Gudasus Restaurant. Ayan, Gudasus Restaurant, una ko silang nabisita nung
bago pa na ako sa Riyadh noong 2007. Ayan, na-experience ko noon yung kanilang combo meal sa halagang 12 riyals. Meron ka ng dalawang ulam, may rice at tubig. Ayan, sulit na sulit ang combo meal nila noon. At ang pinakagusto ko naman sa kanila ay yung kanilang top silog. Ayan, sarap na sarap ako sa kanilang top silog. At pagdating naman sa cleanliness at stop and cruise, super bite po sila. Serve it with a smile po sila lagi. Ayan. At ang aking number 4 ay Bulaluhan Restaurant. Ayan, bago lang po sila dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Pero napakabait po lang lahat ng kanilang stop and cruise. Wala pong masabi, cleanliness. At pagdating naman sa kanilang pagkain, okay naman siya. Sakto lang yung lasa nila. Pero importante talaga sa akin yung kabaitan ng stop and cruise at cleanliness sa kanilang restaurant. At syempre, yung aking number 3. Ayan, ang aking number 3 ay ang Tasters Restaurant. Ayan. Gustong gusto ko rin sila kasi ang bait ng mga staff and crew, laging nakangiti, laging bumabati pag pagpasok nyo pa lang ng kanilang tindahan. Syempre, gustong gusto ko ang kanilang take-out value meal na napakamura at napakasarap din naman talaga. Ayan, shout-out sa inyong lahat mga taga Tasters Restaurants. Ayan, at ang aking number 2. Ready na ba kayo mga dower? I'm sure kilala nyo itong number 2. Ang aking number 2, I'm sure kilala nyo ito. Ayan. Siyempre, Piestahan Restaurant. Diba? Kung saan laging may piyesta, laging puno ang kanilang restaurant. Ayan, laging puno. Pagdating naman sa pagkain, siyempre, masarap ang kanilang sikat na sikat na bilao. Ayan, perfect na perfect for sharing any occasion. Birthday man, mansary man, or any occasion, perfect na perfect po siya. Pagdating naman sa cleanliness, okay lang naman. Malinis naman yung kanilang utensils at table, malinis na malinis. Pagdating naman sa staff and crew nila, okay naman, mabait naman sila. Medyo minsan nadidelay lang ng konti yung order nyo. Depende rin siguro pagka marami talagang tao. Pero okay na okay po siya. Kaya number 2 po siya para sa akin. At ang ating inaantay, ang ating number 1, ready na ba kayo mga kadaro kung sino aking number 1 restaurant here in Riyadh, Saudi Arabia? Tcharan! Siyempre ang Islas Resto and Grill. Ayan, sino nga bang hindi nakakakilala sa Islas Resto and Grill? Ayan, gustong gusto ko sila kasi napakabait ng staff and crew sila, napakalinis at napakabilis ng kanilang service. Marami mang customers o hindi. Ayan, ready sila mag-serve agad-agad sa atin. At siyempre ang pinakagusto ko, ayan, lately meron silang banda every Thursday, Friday, and Saturday. Ayan, check na, mag-e-enjoy kayo. Lahat ng okasyon, pwede sa kanila. At welcome na welcome lahat ng mga birthday celebrants or any other occasion na gusto nyong i-celebrate. Sasamahan po nila kayo, kakantahan nila kayo kasama ang kanilang mga banda na napakagaling at napaka-talented. At suwak na suwak, magandang tambayan ang Islas Restaurant every weekend. And mga kadaw, dyan po nagtatapos yung aking top 10 reviews na restaurant dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Sana nag-enjoy po kayo. At kung minasabi po ako na negative sa inyong pandinig, ayan, ito po ay areas of improvement lamang bilang customer nyo sa inyong restaurant. Kaya kayo mga kadaw, meron na ba kayong top 10? Agree ba kayo sa aking top 10 na restaurant dito sa Riyadh, Saudi Arabia? Kaya hanggang sa muli, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na mga kadawer. At keep safe everyone mga kadawer.